Hello guys! Kumusta po tayong lahat dyan? Once again, Rodola Hugo as in your Tita Oda. Welcome back to my channel. At para naman po sa mga ngayon pa lang po nakadalaw sa aking channel, then welcome na welcome po kayo. And thank you po for watching me. Siguro guys, ang iba sa inyo napapangiti, natatawa, or tinatawanan na ako kasi the last time, last week lang po, nakita nyo akong, napanood nyo ako sa mga videos ko na nasa cooking ako, nagluluto. So for now, medyo pahinga naman ho muna ako kasi gawa nung the last time na nagluto ako ng rellenong pusit, ang nangyari sa akin, napadikit ako sa kawali, nalapnos yung kamay ko, ang sakit! Sakit! Kaya eto po siya guys, tingnan ninyo. Di ba, ang laki-laki, ang sakit, eto. Pero, okay naman siya ngayon kasi naka 4 days naman na siya. So, natutuyo-tuyo na siya. So, ang gagawin ko na lang bukas or sa makalawa is magtutungkab-tungkab na ako. At hopefully, sana naman hindi siya maging ganon katindi yung peklat na iiwanan niya. So, bali, hahanap pa rin po ako ng gamot para pangtanggal naman ng peklat or magiging scar na iiwanan niya. So, bali, guys, ang topic ko naman ngayon is yung bang samahan nyo ako na dumiscover ng bagong hair grower, yung shampoo, mga ganyan. Kasi masakit mang tanggapin, nakakahiya mang aminin na ang inyong Tita Oda na si Rodola Hugo malapit ng mapanot or baka mapanot nga kasi hindi ko ma-prevent yung paglugas ng buhok ko. So, eto siya, tignan nyo. Sa banda rito is ayan, masyado nang manipis siya. At saka yung bandang dito sa bunbunan ko, kapag kagumanin ako, makikita na siya talaga. So, bali parang nakakahiya pag may kausap akong tao, once na nakita ko yung mata niya, umangat na sa noo ko, parang alam ko na kung ano yung iniisip niya. So, bali, problem ko na ito, more than 3 years na. Nag-start kasi ito nung nag-swimming kami somewhere in Laguna. So, bali, tumutok kasi ako sa may waterfalls niya. Bumagsak yung ano ng tubig dito. Masama pala yun. So, doon siya nag-start na parang hindi na siya bumalik sa dati. Naglugas na siya. Since then, hindi naman po ako nagpabaya sa problema ko about sa may bumbunan na. Halos umiiyak na ako kasi talagang continuous yung paglugas ng buhok ko. So, bali, naghanap ako ng mga products na makakatulong sa akin. So, bali, yung ibang products pa nga ang mamahal eh. Kaya lang, hindi na ako bumili. Like, for example, yung isang napakamahal dyan na nasa 5 to 6,000. Yun naman eh, shampoo 6,000? Conditioner na. Oh, no! Pero hindi na ako bumili kasi naisip ko, masyari siyang expensive. So, marami pa namang mas mahalagang bagay na dapat pagugulan ng pera. Tama. Hindi lang yun. At saka, makakakita pa naman ako ng solution na kaya ng budget. Diba? Marami naman dyan. So, bali, siguro, sa paghahanap ko, nakakita naman ako ng magiging okay para sa akin. So, ito po siya. Ito siya. Jirang! Malunggay shampoo. Disclaimer lang po, hindi ko po siya pinopromote, pero based on my experience lang po, malaki po ang naitulong nito sa akin about sa hair fall ko po. So, bali, na prevent niya yung paglulugas ng madami. Although, hindi naman niya na-stop kasi normal naman sa atin yung may nalulugas ang buhok. Kaya lang, in my case po kasi, ang daming nalulugas sa akin na buhok. So, nung ginamit ko ito, na-lessen siya and mabango siya, at saka malambot sa buhok, at saka shiny. As you can see naman po, buhay na buhay ang buhok ko. So, maganda po siya. Kaya lang, guys, matagal ko na rin po kasi siyang ginagamit. More than 2 years na. Hindi lang po 1 year, kundi more than 2 years pa. So in everyday use po kasi na gamit ko siya, parang nagsawa na rin po ako sa amoy. Although mabango po siya ha. Kaya lang kasi syempre, gusto ko rin naman po makadiscover ng bagong shampoo na merong benefits syempre kasi nga may problema po ako sa buhok. So, bali gusto ko rin makadiscover ng iba at para na rin naman mabago rin naman yung scent na
nakaano sa buhok ko, ganyan, na naaamoy ko. Kasi minsan, pag sumasakay ako sa sasakyan, may, ang katabi ko, ang bango-bango ng buhok niya, lalo bagong ligo siya. Yung sa akin kasi, yun at yun na lang ang naaamoy ko. So, gusto ko siyang baguhin. So, ang ginawa ko, nag-research po ako sa internet, tumingin ako sa mga online. So, bali, ang namataan ko is aloe vera. Magaganda, tinignan ko yung mga feedback niya, nakita ko na magaganda, na parang halos wala naman akong nakitang negative feedback. So, bali, yun ang pinili ko. Ito po siya. Ito, tiyan! Nag-order ako sa Lazada. Kahapon lang siya dumating at binuksan ko kanina lang. So, ito po siya, guys. Ito. Ito siya. 99% aloe vera. May kasama siyang conditioner. Ito. And thank you sa seller, at napakabait naman siya. Lahat ng tanong ko, sinagot niya. So, tinanong ko sa kanya kung saan ba ito galing, saan gawa. Ang sabi niya, made from Taiwan daw siya. Ganyan. So, bali, nakita ko kasi na parang ang dami-daming naging buyer, ganyan, at saka as I said before, yung ano niya, mga comment niya is magaganda, yung mga feedback niya. So, thank you seller, meron pa nga siyang binigay na freebie sa akin. So, bali, itatry ko siyang gamitin, kasi as we all know naman, ang aloe vera is maganda siya sa buhok. So, bali, nakakapagpakapal siya ng buhok, mga ganyan-ganyan. So, hindi ko na lang muna babasahin kung anong naka-indicate dito, binasa ko na kanina, hindi ko na lang muna sasabihin sa inyo, kasi yung salamin ko kasi eto siya, kaya lang parang pag sinusuot ko nahihilo ako, hindi pa ako sanay magsalamin, kasi hindi naman ako sadyang araw-araw na nagsasalamin, baka mahilo lang ako dito, hindi ko lang matapos to. So ito po siya, so wala namang masamang mag-try, diba? So itatry ko siya mga hanggang 3 weeks. So bali, mababalik po ako para sa update. So, kung magiging okay siya sa akin, I will let you know, guys. So, guys, gusto ko siyang buksan. Excited akong malaman kung ano yung consistency ng laman niya sa loob. Kung malapot ba, malabnaw, ganyan. At saka, yung pinaka-importante, yung amoy niya kung mabango. Ang hirap naman buksan nito. Ano ba ito? Kakagatin ko ba? Ganon. As in, ganon. Pero hindi. Kailangan dito ng gunting. So, ito na. So, ito na po. So, guys, ang una ko pong binuksan is yung hair shampoo niya. Tingnan natin, ha, yung consistency niya. In fairness, guys, mabango siya. Amoy siyang salaw. Amoy. Ayan. At saka yung lapot niya is hindi naman siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun kalabno. Tama lang. At saka yung feeling niya is parang yung talagang aloe vera siya na inano sa halaman. Yung kinuha mo siya talaga dun sa paso na madulas na. Parang hindi ko maintindihan. Basta ganun siya. Tapos ito, yung isa naman is, tingnan natin itong conditioner. So, lagay tayo ng konti. Yan, sticky po siya. Malapot, yan po. Mabango rin siya, guys. Amoy aloe vera siya. Kaya lang, ang difference niya is, yung aloe vera kasi na fresh na pinipitas ko dati sa paso, way back to 1990s, nung sa Cavite pa kami nakatira. Kasi before naman, manipis na talaga yung hair ko, yung lalo na sa part ng bumbunan. May nag-advise sa akin na gumamit daw ako ng aloe vera. Kaya nagtanim naman ako ng madami. So, nung kumuha ko, yun talagang ina-apply ko sa buko. Kaya lang, hinsaka after 30 minutes na ganyan, hindi ko na matake yung amoy kasi hindi naman siya mabango. Amoy bang putok? Parang ganon. Alam niyo yung putok? Yung ganon ang amoy niya, kaya binabanlawan ko agad. So ito, since na-process na siya, mabango siya, guys, ha. Andun pa rin yung amoy ng aloe vera plant niya, pero iba na. Meron na siyang halong perfume. Siyempre, marami na rin chemical na nakalagay. At sana, effective siya. Titignan ko po siya kung ano ang magiging result sa akin. Mga 3 weeks or 1 month para sigurado nang makikita yung result niya kung
kung kakapal ba ang buhok ko, magiging healthy, ganyan. Kasi, hindi ko pa rin siya masasabi kung 1 week ko lang siyang itatry. Pero kung after 3 or 4 days, biglang lalong dumami ang paglulugas ng buhok ko, of course, ititigil ko siya agad and i-update ko po kayo agad kung ano na ang nangyari. Yun po. So, bali guys, magkita-kits ulit po tayo after 1 week pag hindi siya naging effective. Pero once na naging effective po siya, 3 or 1 month po yun. Sigurado po yun. Para masabi ko naman po sa inyo kung ano ang nangyari. Yun po. So, thank you for watching and thank you guys sa pagtitiis at pagtsatsaga nyo ulit sa akin. See you on my next video again. And sana gumaling na rin po agad ang lapmus ko sa kamay ko para naman makapagluto na po ulit ako. Okay, thank you. And siya nga pala, don't forget, muntik ko nang ako ang makalimot. Don't forget to hit the notification bell, subscribe na rin pala, and like, di ba? Okay, see you, bye, thank you, and have a great day! So, guys, gusto ko siyang buksan. So, bubuksan ko siya pa kasi excited.